Okay, hello po sa inyo lahat mga kabayan. Doon po sa mga OFW natin na kababayan sa ibang bansa, mabuhay po kayong lahat dyan at patuloy po kayong mag-ingat. So ayan, ngayon po ang ipakikita ko po sa inyo yung 20 pesos natin na uri dito sa Pilipinas. Ayan. At kung ilang klase ito. Sino sa inyo nakaabot ng perang ito? Ayan. Ganito po yung kanya itsura. Republika ng Pilipinas. Nakasulat. Sa bandang itaas. At 20 pesos. Republika ng Pilipinas. Serial number. Ayan. Tapos may naka-ukit sa bandang ibaba na 20 piso. Tapos may mga kataga dito ng wikang pambansa, Saligang Batas, 1935. Tapos 20 pesos. Ayan. Isa lamang ito sa mga pera dati. Bago pa pinalitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang 20 pesos na ito. Ito po ay taong 2011. Serial number CA25 0751. 20 pesos. So yan, ganyan po ang kanyang itsura. Yan po ang ating bayani. Manuel El Quezon. Ayan po, si Manuel El Quezon po ang ating bayani. At ganito po ang kanyang likuran. Sa gisag po na yun ng Malacanang. Yan po yung Malacanang Palace po yan. At ang nakaukit ay 20 piso. Ayan. Ganyan po ang itsura ng dating pera natin. Dito sa Pilipinas. Ayan po. Pag tinupi nyo po yan, ganyan po ang kanya itsura. Ayan, kabilaan po. Ayan po yung ating pambansang bayani. So, alam nyo po ba na pinalitan na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Alam niyo po ba na gumawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 20 pesos na barya? Yan. Alam niyo po ba na gumawa ang Pilipinas ng 20 pesos na barya at ito ay inilabas noong December 2019? Ganito na yung pera natin nung araw. Pero sa paglipas ng panahon, habang tumatagal,
Yan po ay pinalitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Gumawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tinatawag na NGC 20 pesos coins. Yan. Or 20 peso coins. Yan. Ito po ay inilabas noong December 2019. At ang barya pong ito ay limited lamang. At iilan pa lamang po ang may hawak nito, mga kabayan. Ganito po ang kanyang itsura. Ayan. Ganito na po ang itsura ngayon ng 20 pesos natin dito. Dating papel na 20 pesos. Ginawang barya. Ginawang ganitong klase ng uri. Ayan. Yan po yung new generation currency na 20 peso bill ay 20 peso coins na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan. Napakaganda niya po. Bibihira lang po ang may hawak nito sa ngayon, mga kabayan. Although marami pong inilabas nito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagmasdan niyo po, yan po yung kanyang harapan. At ito naman po yung kanyang likuran. According to Bangko Sentral ng Pilipinas, yan po ay inilabas noong December 2019. Yan po. Until August. Nag-end siya noong August. 2.09 million pieces po yan of the 20 NGC amounting to 41.85 million are circulation in central bank. Ayan po, yung ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mahigpit pong ipinagbabawal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagbebenta ng mga barya, lalong-lalo na po dito sa 20 pesos na ito na inilabas nila. Ito po ay may kaukulang parusa, mga kabayan. Ang sino mang mapapatunayan na nagbebenta ng baryang ito, lalong-lalo na po dun sa mga malalaking online seller. Ito po ay mahigpit nilang ipinagbabawal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagbebenta ng mga ganitong klaseng uri ng barya. Dahil ito po ay binibili, ito po ay ating ginagamit pa dito sa atin sa Pilipinas. Subalit, ito ay napaka-collectible coins din, mga kabayan. Sa sobrang dami po na naghahanap nito, talagang hindi po may iwasan na may bumili po talaga ng ganitong klaseng uri ng barya. Subalit ang baryang ito po na nasa inyong harapan sa ngayon, ito naman po ay hindi ko ibinebenta. Ito po ay part lang po ng aking collections.
Yan. Part lang po ito ng aking collection. Nag-iisa lang po ito, mga kabayan. Akin lang pong ibinahagi sa inyo upang makuha din po kayo ng idea kung ano po ang istorya ng baryang ito, mga kabayan. Ito po ay napaka-espesyal na barya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan. Ganito po ang kanyang likuran. Napakaganda po. Alos brilliant and circulated pa po. Kumikintab. Ang ganda niya pong pagmasdan. Talaga namang nakakamangha at napakaganda niya po talagang kolektahin. Yan. Ganyan po yung kanya itsura. Ang special pa po rito ay itong tagiliran niya. Yan. Yan po ay may nakaukit na BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan sa gilid. At talaga pong ito ay napakahirap po itong kopyahin, mga kabayan. Hindi po ito makokopya ng kung sino-sino lamang dahil special ang pagkakagawa ng baryang ito. At saka ang face value ng baryang ito ay sobrang napakataas po, mga kabayan. Five to eight times ang value ng face value ng baryang ito. Ayon sa numismatis expert. Yan po. Aking binahagi lang po yan sa inyo, mga kabayan. Lalong-lalo na po dun sa mga OFW natin na nasa ibang bansa na hindi na nila alam kung ano nangyayari sa mga barya natin dito sa Pilipinas. Yan. Isa lamang po yan sa napakagandang koleksyon ko, mga kabayan. Ito po ay nag-iisa lamang. At muli po, ito po ay aking hindi ipinagbibili, mga kabayan. Ito po ay part lang po ito ng aking collections. Dahil ako nga po ay nangongolekta ng barya. Yan. Akin lang pong ibinabahagi sa inyo. Yan. Kaya doon po sa mga nag-iipon ng barya, baka makakakita po kayo nito. Yan. Ito po ay inyong itago. Sapagkat ito po ay habang tumatagal po ang panahon, I'm sure, lalo pong tataas ang value ng baryang ito, mga kabayan. Subalit, huwag nyo naman pong itago lahat. Magtabi lang po kayo ng ilang piraso. Para naman po hindi maubos ang ating barya dito sa Pilipinas. Yan. Yun lamang po ang aking maibabahagi sa inyo. So muli po, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Yan po. Shout out nga po pala kay Nakal TV, kay Hoffman Family, kay Mamas Mamas, yan, kay Detsky, yan, at saka sa lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po ang Kabayan Filipino at maraming salamat po sa lahat ng nanood. Mabuhay! We'll be right back.